The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay, so good evening. Okay na tayo, no? So, start na tayo. Excited kayo sa new training natin ngayon. Okay, you can use the GoToWebinar panel to get engaged with me. You can use the chat room or you can raise your hand. Okay, kung may mga tanong ako, if I say raise your hand, please raise your hand. Dahil hindi po tayo nagkikita-kita ngayon. Hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam kung ano yung reaction nyo, no? And kung may mga question kayo, don't hesitate to use the chat room, no? Meron chat box dyan na ako lang ang nakakita. Don't worry kung may mga gusto kayong itanong at nahihiya kayo, just use the chat box. Okay, yan ang gagamitin natin, no? So, we want this webinar to be more engaging, no? Not just parang seminar type lang o nanonood ka lang ng isang video training, no? So, kaya nga webinar, no? This is more of engagement, okay? Diba? So, sino ba sa inyong naniniwala na very powerful ang engagement? Okay, gusto kong malaman. Pakitaas ang inyong mga kamay. So, I believe meron kayong mga kamay dyan, no? Ayan, so, use your virtual hands. Alright. Ayan, so yung iba medyo hindi pa nakafocus. And actually, to be honest, no, using this GoToWebinar panel, nalalaman ko kung sino sa inyo ang hindi nakafocus. So, gagawa ako ng screenshot right now and mamaya ipopost ko sa inyo kung paano ko nalalaman. Okay, right now, currently, iba may nagbubukas ng ibang browser. Hindi ko na lang i-announce kung sino, no? And yung iba naman, kagaya ni Paolo Ramos, Fran Luerba, okay, Jory Rovic Valenciano, Gerald Gran. Okay, yan, mga nakafocus ngayon yan, hindi nagbubukas ng ibang browser yan. Alright, ayan. Okay. So, before I begin this technical training, so alam niyo naman kung anong ating topic, di ba? It's all about Facebook marketing. How many of you are very excited to learn online marketing or Facebook marketing? No? So, marami kasing online marketing. But I just want to focus on the easiest, no? which is yung lagi natin ginagamit, Facebook. How many of you are excited for tonight's training? Okay, well, can you raise your hand? Alright, thank you Sherwin, Timothy. Okay, salamat. O yung iba, ayan, ang dami nagtaas. Okay, salamat, salamat. Alright, so before I begin this technical training, napaka-importante na meron tayong proper mindset. Kasi alam naman natin na being a skillful networker is important. Kaya lang kung wala kang right mindset, okay, hindi ka rin magiging successful. So, bakit ko nasabi yan? Kasi marami na akong nakita na ang gagaling, pero bakit hindi umaasenso? Pumunta kayo sa corporate world, ang daming magagaling na empleyado. Pero hindi ba kayo nagtataka sa sobrang gagaling nila, hindi pa rin sila yumayaman? It's because walang proper mindset. Okay, walang why, walang reason. Hindi nila alam kung ano talaga yung purpose nila. Basta ang alam nila, magiging skillful sila. Alright? But with our training, we want to make it more holistic in approach. Okay, you must have the right mindset and plus the right skill to become successful in this business. Well, I know that some of the networking companies out there are puro mindset, mindset, mindset. Bahala ka na sa skill set mo. Tama? Di ba? So, kaya ang reason marami na hindi naging successful sa industriya na ito kasi wala namang skill set, puro mindset. But this training, I want to combine the mindset and the skill set para maging successful ka. So, are you excited? Oh, hindi. Ayan, tingnan natin ha, kung sino yung mga excited ngayon. No? Alright. Ayan, salamat sa mga nagtaas. And nagpapasalamat ako because you want to increase your skill. That's why you attended this webinar, no? Andito ka, yun ang pinaka-reason. Okay, so before pumunta tayo sa technical training natin, may isa lamang akong katanungan. And we all know that this is everybody's dream, especially kung baguhan ka pa lang sa network marketing. Okay, gusto nyo bang magkaroon ng downline na top earner? How many of you ang gustong magkaroon ng downline na top earner? Okay. So, yan. May mga nagtataas na. Yung iba. Yung iba, gusto nyo? Puro newbie downline nyo? Gusto nyo ba yun? Well, of course, iba yung feeling na meron kang agila, di ba? Pero naniniwala ako na bago ka makakuha ng agila, dapat ikaw mismo maging agila.
Kasi kung ikaw sisiw, dadagitin ka lang ng agila. Alam niyo ba yon? Okay. So ngayon, bago ko ituro sa inyo yung technical training na to, gusto ko muna ibigay yung at least 15 to 20 minutes upang magkaroon tayo ng tamang mindset para maging successful sa business na ito. Okay? So kagaya ng mga nagtaas kanina, no? So ang dami nagtaas sa inyo, gusto niyo talaga maka-recruit ng mga top earners, 'di ba? Kasi bakit? May grupo na 'yon, marunong na 'yon, leverage ka na doon. 'Di ba? 'Yun naman talaga yung reason kung bakit gusto natin . Pero tatandaan niyo na ang top earners hindi makikitrabaho 'yan sa isang taong walang alam, walang skill set. Hindi alam kung ano ang network marketing. Because ang top earners, hindi basta-basta na-attract yan kahit gaano kaganda ang isang company, kahit gaano kaganda ang isang compensation plan o product, hindi basta-basta na-attract yan. Bakit? Kasi kaliwat kanan, ang daming offers sa kanila. Yun ang tatandaan nyo. Okay? Kaya, the only way para ma-attract mo ang isang top earner is you must have a good relationship with these people. And of course, not only relationship, make sure that you can work with them hand on hand. Tanungin mo sarili mo, are you ready to work with them? Meron ka na bang enough skill to work with them? Kung wala pa, then you must think. Kung wala pa, dapat mong pag-isipan. Okay? Because I believe in this principle. Meron akong i-share sa inyo. Alright? Hindi ko pa pala nabuksan yung aking screen share. Okay, let me have this one, no? Naniniwala kasi ako sa principle na to, no? Ayan. Because this happened to me. Okay, and this principle is real. Totoo tong prinsipyo na to. Okay, this is from the book of Proverbs 22:29. So, magiging pastor muna ako for the meantime. No, kasi gusto kong i-share sa inyo tong prinsipyo na to because in-apply ko rin itong principle na to and it works. Okay? It works. This really works. This principle really works. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, kung gusto nyo maka-attract ng top earner, ito yung principle na kailangan nyo malaman. Okay? In the book of Proverbs 22:29, sabi nga dito, okay, do you see a man skilled in his work? Okay? He will work for kings, not unimportant people. Sino ba yung kings of our industry? Sino? Can you use the chat box? Sino ba yung mga kings ng ating industriya? Okay, ha? Sige, sige. Sino, sino? You can, you can put your answer on the chat box, ha? Sige. Tingnan natin. Okay, yan. Yeah, may sumagot. John Quintanar, top earner. Okay, sino pa? Well, of course, marami. Mark Dapiton, we have Joseph Lim. Anyone na may pangalan sa industriya or yung masasabi na nating top earner, there are the kings and queens of this industry. Tama? And if you want to attract them to become your downline or to become your business partner, ang tanong, are you skillful enough? Kasi kung hindi pa, they will not work with you. That's the truth. That's the reality. Okay? Yun ang totoo. Why? Even I will not work for someone na tuturuan ko from the scratch. Yung talagang totally na the person is not willing to learn as well. Diba? Alam ko ayaw nyo rin naman may makatrabahong ganun. Yung tipo ng taong kahit anong turo mo, siya naman walang sariling palo. Diba? Di ba nakakapagod? Yung kahit anong turo mo, ang daming what if, what if, what if, what if. Ay, gusto niya ba may ganong katrabaho? Ako, kung tatanungin mo ako, sasagutin kita, ayoko, iiwan kita. Di ba? O ibabasa kita sa iba. No? Well, of course, kayo din ayaw nyo. Why? This is business. Okay, number one, time is very essential. Time is very important. Kasi negosyo to. If I'm going to waste my time, okay, na i-motivate kita dahil sa dami ng what if mo sa buhay, iiwan kita. Okay? Because you don't want to work with negative people. You don't want to work with
maraming what if, maraming fear. 'Di ba? Bakit? Sino ba ang unang tao makakapagtanggal ng fear mo? 'Di ba ikaw? Okay, you must take actions. 'Di ba? To eliminate your fear. Kaya ang tanong dito, do you see a man skilled in his work? If you are skillful, if you know how the business works, definitely you will attract top earner. Ito, another one. If sa ibang version naman, this is New International Version. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings and they will not serve before officials of low rank. Alam natin, kapag officials of low rank, yan ang pinakamasakit sa ulo. Parang pakiramdam mo eh, toxic sila. Nakakita na ba kayo ng taong toxic? Meron ba? O may nakasama na ba kayong taong toxic? Okay, sino ba yung mga andito? Ikaw, BK, meron? Naka-encounter ka ng taong toxic? Nakakainis, di ba? Right? Ikaw, Chess, naka-encounter ka na ba ng taong toxic? How does it feel? Di ba? Nakakainis, di ba? Parang ayaw mo siyang kausap, ayaw mong makita. And tandaan mo, those people who are in the low rank, those are the people are very toxic. Kahit sa corporate world. Okay? And those people in the higher rank, yun ang gusto-gusto natin makausap. Why? Kasi feeling natin marami tayong matututunan sa kanila. Do you want to work with low rank people? Do you want to work with unimportant people? Sino dito yung gustong makatrabaho? Unimportant people. O sino dito ang gusto makatrabaho? Si Jun K. Kung buhay pa siya. O sino dito ang gusto makatrabaho? Si Eric Worris, Danny Johnson, lahat ng may pangalan sa industriya. Diba? Iba yung feeling. Because alam natin, may matututunan tayo. Alam natin, mag-i-improve yung skill natin. Pero ang sasabihin ko sa inyo, if you are not willing to improve your skill, okay, if you are not willing, if you are not doing kung ano yung dapat na ginagawa ng isang networker, which is to sell, to sponsor, to sell more, to sponsor more, huwag mo nang asahan that you will work with the kings and queens of this industry. Forever kang newbie. Forever kang nagtatanong paano ba talaga i-execute ang negosyo. Okay? Tama? If you want to work with higher ranks, if you want to work, okay, with the kings and queens of industry, be excellent. Okay? Gawin mo yung dapat mong gawin. No excuse. Okay? Lahat tayo gumagawa ng excuse sa buhay para hindi gawin ang negosyo. That's the reality. We always say na, hindi kasi ganito, wala pa akong pera, o hindi ako makapag-advertise. Well, sino ba ang naka-experience na mawalan ng pera? Lahat naman tayo dumating dun sa point na yun. But, hindi tayo mag-i-stay lang doon na 3 months na, 4 months na, 5 months na, hindi ka pa rin nakaka-move. Because it's the same reason. Okay? Tandaan mo, if you are focusing on the problem, kung yung problem na yun ang lagi mong reason para hindi ka maka-move on, 2, 3 to 5 years from now, yun pa rin ang problema mo. Okay? Kung ang problema mo, hinahabol ka ng landlady mo dahil wala kang pambayad ng upa, okay, kung yun lagi ang nagiging problema mo, kung wala kang gagawin, if you are not going to improve your skill 3 to 5 years from now, another 10 years from now, yun pa rin ang problema mo. Pera pa rin. Wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng ilaw, okay, paaalisin ka, i-evict ka sa bahay nyo. Kasi bakit? You're not doing anything. If you want to work with the kings and queens of this industry, then be excellent. Maging excellent ka sa paggawa ng business. Okay, gawin mo yung nararapat mong gawin. Ano ba yung dapat mong gawin? Alam mo, sinabi ng upline mo, kailangan makarecruit ka ng 10 tao within the week. Then gawin mo. Whatever it takes. No reasons, no excuses, just do it. Kasi bakit? Kasi if you keep on reasoning, excuses, malabo kang magiging successful. Did you know that excuses is a well-planned lies? Isang malaking kasinungalingan ang gumawa ng excuse. Bakit? Sino ba gumagawa ng excuse? Ikaw din naman eh.
Life is a matter of choice. Whether you choose the excuse na meron ka na yung taong nagmamanipulate or yung environment na nagmamanipulate sa buhay mo, or you choose to become successful. Okay, halimbawa ganito. Papunta ka sa office, GFAX, nadukutan ka, nawalan ka ng pera. Pwede mong sabihin, hindi na ako tutuloy kasi nadukutan ako eh. Tama? Or, pwede mong piliin na kahit nadukutan ka, tutuloy ka sa office kasi meron training. Meron kang dapat matutunan. Meron kang dapat improve. Tama? Life is a matter of choice. Diba? Pwede mong sabihin na binobombard ako ng ano, wala na akong pambayad, marami nang naghahabol sa akin. Diba? Kaya hindi mo na ako pupunta sa office kasi kailangan kong i-concentrate itong problema ito, i-focus yung tipo, matapos kang problema kang, lilipas ka rin, kailangan mag-focus ako sa problema. Maraming ganun eh, di ba? Definitely, bukas, yan pa rin ang problema mo. What if you choose to go to the office and learn something to improve yourself? Life is a matter of choice. Diba? You can choose na marami kang assignment, ito muna gagawin ko, focus muna. Or may finals kami, kailangan hatawin ko muna tong finals na namin, diba? 2 months na, nakakalipas, hindi ka pa rin nakakapunta sa office kasi ang reason mo, finals pa rin. Meron ba nun? Okay, 2 months na, finals ka? 2 months ka nagpa-finals? Okay. Walang ganun, no? Life is a matter of choice. Okay? Kung meron kang finals, 3 araw lang yan. 1 linggo lang yan. 1 linggo ka lang mawawala. Makakabalik ka na agad. Pero kung 2 months ka nang nawawala at ang reason mo, finals, ano yung nagpa-finals ka ng 2 months? May mag-isip-isip ka, pangarap mo maging successful pero ang dami mong excuses, paano ka magiging successful yan? Hindi na pangarap yun, nananaginip ka lang. Okay? Life is a matter of choice. Okay? Marami tayong problema ang dinadaan sa buhay, maraming challenges. Well, hindi lang naman kayo nakakaranas, even I. Okay, alam nyo ba, for the past month, ang laki ng problema ko. Okay, I'm in debt with 100,000 or more than 100,000. Why? The reason why I got scammed by someone that I know, that I think that I can trust, then suddenly nawala. So I have to refund all the, ano, may isa kasing project kami ginawa and I need to refund the money dun sa client. Bakit? Kasi in-scam nung kakilala ko yung project na yun. No? So ako yung sumalo ng problem, then I will refund the money. Aabunuhan ko. That's a 6-digit problem. Pero nasolusyonan. Nakikita niyo pa rin ako sa GFAX. Di ba? Hindi ako nawala. Araw-araw nakikita niyo pa rin ako. Why? Because if I will focus on that problem, hindi ako makaka-move on. And the only way to solve that problem ay hatawin ko yung GFAX. Can you see the point here? Kaya kung may reason ka, hindi ka makapag-GFAX dahil wala kang pera. Kung hindi ka mag-GFAX ngayon, bukas, wala ka pa rin pera. Nakuha niyo yung point ko? Okay? So, life is a matter of choice. Whether you choose excuses or you choose excellence. And I tell you, if you choose excuses, you will never recruit a top earner sa buong buhay mo. Bakit? Kasi para kang newbie, kumilos. Do you want to act as a newbie? Or do you want to act as a networker? Gusto mo ba maging agila? Sino dito yung gustong maging agila? Okay, can you raise your hand? Gusto ko lang malaman. No? Okay, gusto nyo ba maging agila para maka-attract din kayo ng agila? Do you want to work with eagles? Do you want to work with the kings and queens of this industry? Okay. Then stop making excuses. Work for excellence. Okay. Increase your skills. And the only way to that you can increase your skill is to practice. To execute what you learn. I-execute nyo kung ano yung natutunan nyo. Hindi pwedeng bukas. Okay. Hindi pwedeng bukas. Hindi pwedeng sa susunod na linggo. Whatever you will learn tonight, you need to execute it immediately. Kaya sabi ko, hindi ko kayo iwa one-on-one dito sa Facebook advertising na to kung ipag-next week nyo pa yung execution.
what you will learn tonight, you need to execute it tonight, tomorrow, the following day, over the weekend. Otherwise, kung next week nyo palang i-execute, I am not going to answer all your questions. Hindi ko sasagutin yan. Bahala kayo mag-research. Okay, why? Because I will work with eagles. Okay? I will work for those people who want to become successful. Ayoko makipagtrabaho sa mediocre. It's a waste of time. Diba? Kayo, gusto nyo ba ang katrabaho nyo, inuubos na yung oras nyo? Of course, ayaw nyo rin. Because this is business, time is gold. Tama? Alright? Kaya tatandaan nyo to, ha? This principle is very powerful. Do you see a man skilled in his work? He will work for kings. Dagdagan na natin kung babae. Or queens. Not unimportant people. Sino ba yung mga unimportant people? Yun yung mga taong ayaw sa entrepreneur. TAE. Taong ayaw sa entrepreneur. Yun yung mga taong maraming excuses sa buhay. Yun yung mga taong mag-uubos talaga ng oras nyo dahil sa dami ng ikukwento nilang excuses sa buhay nila. Okay? So be excellent. Alright? So, are you ready to rock for our session tonight? Gusto nyo ba mag-rock and roll tayo? Alright? Sino pa? Yun, ang dami. Yan, yung iba. Yung iba. How about yung iba? Alright. Come on, sige, ganito. Okay, ganito magiging ating ano, flow, no? Okay? So, our topic will be... Okay, let me... Ito lang sa ilalim, no? Facebook. So, we will start with the basic Facebook advertising. Okay, can you see my screen? Nakikita yung screen ko. Alright. Alright, so itong focus ng ating technical training na to, right now you have the mindset, alam niyo na yung reason, no? You need to improve your skill, you need to execute this immediately para tumaas yung skill niyo. Once you are skillful enough, you have, okay, since you have the right mindset na naging skillful kayo, top earners will work with you, I assure you. Okay? Yung mga earners sa ibang industry, they will work with you. They will like you because you have something to offer to them. Okay? Yan ang hinahanap ng mga top earners. Yung marunong, hindi yung tuturuan at nagmamarunong. Okay, magkaiba yun. Alright? Tama? Okay. So, Facebook advertising, ito yung mga kailangan nyong gawin. Okay? So, very basic lang tayo. Kailangan natin mag-set up ng page. Okay, how many of you ay marunong na mag-set up ng page? Pwede ko bang malaman? Yung marunong na sa pag-set up ng page? Okay, so, alright. So, lahat naman, no, marunong, ginagawa na kasi ito, di ba? Okay, Facebook page. At tandaan nyo, ha, Facebook page is different from Facebook profile. So, yung ginagamit nyo ngayon sa Facebook profile nyo, okay, yung ginagamit nyo ngayon, that's a Facebook profile, kung saan tayo nag-uusap, nagkikita, nag-chat. Doon sa Facebook profile. Ngayon, ang problem with Facebook profile, wala siyang advertising capacity. Hindi niya kaya mag-advertise. Okay, it's more of your avatar, your personal avatar online. And the problem also with a Facebook profile, you are only limited to 5,000 friends. Compare with a Facebook page, kaya mo mag-reach ng billions of likers. No? Ang katumbas niya sa profile, they're your friends. Your profile friends. Okay? So, if you are going to do Facebook advertising, it is important na meron kang Facebook page. Kasi yan yung pinaka-avatar naman natin for business. Alright? So, mamaya ituturo natin step by step. Ha? Number two, once you have the Facebook page, so, importante na meron tayong mga graphics na ilalagay. Okay? Kailangan din natin yan. Kailangan din natin ng graphics. Okay? Number three, so, para makapag-advertise tayo, importante din na meron tayong mga contents. So, what are the sample of contents? Ito yung images, videos, tsaka text. So, mga content ang tawag dyan, no? Alright, and number four,
okay, para makapag-advertise ka, why it is important para gumamit ng boosting? Familiar ba sa boosting? Sino yung hindi familiar? Okay. Sino mo na yung familiar sa Facebook boosting? Alright. So, mahaba-haba ang training mo. Abutin tayo ng alas 12 dito, ah. Okay. Alright. Sige. So, para makapag-Facebook boost tayo, so we need a credit card. Okay. Kung wala kang credit card, you can get a debit card. Okay. Ang suggestion ko, if you're going to get a debit card, you may use Smart Money. Okay, yan. So, dito natin lagay. Okay, sino familiar dito with Smart Money? Okay, ganito ha. Ang Smart Money, para maka-apply ka niyan, you need a smart SIM card. Okay, and you need to pay 100 pesos para dun sa card. Once you have that, once meron ka ng card, make sure na mag-deposit ka ng at least 500 pesos. Okay, to begin with. Ngayon, sasabihin nyo, gastos na naman yan. Okay, gastos na naman yan. Eh, kape-payin ko nga lang, may gagastos na naman. I'll tell you, yung pinayin mo, that's your product inventory. Ang pinag-uusapan natin ngayon, marketing. So, paano mag-move ang product mo kung wala kang marketing? Okay, walang nagnegosyo ng walang marketing. Okay? Actually, lahat ng company, dyan talaga sila nag-i-invest sa marketing. Kasi bakit? Yan ang lifeblood ng negosyo, sales and marketing. Wala kang sales kasi hindi ka nag-market. Okay, tatanda mo yan. And para makapag-sales ka, kailangan mo mag-market. So, if you want to do offline marketing or offline networking, then do it. Mas mahal yun. Okay, that's very expensive. Okay, sabihin na natin, lumabas ka lang ng isang araw dyan, ubus yung 500 pesos mo eh. Ang tanong, ilan na nakausap mo? Diba? Dalawa, tatlo, nagpayin ba? Ay, pag-iisipan po. Ay, pinalo up mo na. Ay, next week daw po. At the next mo na. Ay, hindi na po nagre-reply. See? Tama. So, 500 pesos mo, tatlo na nakausap mo. But if you are going to spend sa advertising, definitely baka itong 500 pesos mo, ang ma-reach niyan is mga around 10,000 people. Tama? Ang dami, di ba? Kisa mag-flyer ka sa overpass sa may EDSA, no? Sa may EDSA, between POE and Robinson's Galleria, no? Tapos mimimigay, kilalagay mo sa 1H sheet of paper, yayaman ka daw doon. So, hindi ganun labanan natin. We want to hit thousands of people. That's why we need to advertise. Kailangan natin paputukin yung airlift. Okay, are you excited with airlift? Sino dito yung nag-market or nagpo-post na ng airlift? No? Grabe, grabe ang movement sa airlift eh. Ito yung tipong ang daming inquiry, hindi na ubos, ang ganda ng response ng tao. Diba talagang, halos lahat ng pain eh. Diba pao, puro business pack natin ngayon is ano? Airlift na, no? Ibang klase kasi yung product mismo nagsasalita. Ngayon, ang ginagawa pa lang natin right now is guerrilla marketing, PM-PM lang. What more if we advertise pa kaya na tipong our page will reach hundreds of thousands of people? Isipin nyo yun. And tandaan nyo, once na ginawa natin to, once na nag-advertise tayo, naging trending ang products, alam nyo ba, para tayong magnet na nakaka-attract na lang ng prospects. And this is skill that you are going to learn tonight. If you apply it, you will definitely attract the kings and queens of the network marketing industry. Diba? Sarap, diba? Alright? We need to advertise, okay? So, go and get your smart money. Kailangan mo smart SIM card, pay the 100 pesos, and deposit mo ng 500 pesos. And to get this also, kailangan mo ng at least one valid ID. So, ano ba yung example ng one valid ID? Okay. Kung student ka, you need to bring also, okay, your student ID kung gusto mong gamitin yung student mo as your valid ID. But make sure na may dala kang, ano ba tawag doon? COR ba yun? Certificate of Registration for this school year. Okay, dapat meron ka yan, ha? Diba? Certificate of Registration na talagang naka-enrolled ka ngayon. Okay, kung student ka ngayon. Kung hindi naman, you can use any government ID. SSS, license, passport, basta government ID, importante yan. Isa lang naman ang kailangan eh. So, you will get the smart money na. So, ang pinaka-suggestion ko kung around Metro Manila ka, pinaka-mabilis na nag-release ng smart money, Robinson's Galleria. Ngayon, kung nasa province ka, kailangan mag-inquire sa mga smart wireless centers. Okay? Nakuha nyo ba?
Nakakasunod ba kayo? Sino dito yung nakakasunod? Ayan, okay, good. Lahat naman, di ba? Alright. Okay, thank you, thank you. Nakakasunod kayo, ayan. Ngayon, yung mga nasa abroad naman, you can use your, ano, your credit card kung meron kayo or yung, basta may Visa o MasterCard, you can use that, ha? Ayan, yung sa iba naman, yung sa ibang downlines ko ay I did a special arrangement with them, okay? Yung, lalo na, yung nasa abroad, ha? Yung nasa abroad. Lalo na nasa Pilipinas, ang sinabi ko, ang sinasuggest ko, go and get your smart money. Kasi we are going to rock. We are going to advertise. Diba? Why Facebook advertising is better than flyering sa labas? Number one reason, kapag nag-flyer kayo, huhulihin kayo ng gwardiya. Huhulihin kayo ng mga marshal sa labas. At pagmumultahin kayo. Kasi minsan yun ang mga Marshall Ortigas, meron ba kayong permit? Okay, so unless na lang nasa barangay ka, baka maluwag-luwag pa, di ba? That's the number one problem. And of course, mahal ang flyer, magkano pariso? Di ba, 400 pesos, ilang sheets of paper kung 1/4 ang ginawa mong flyer. So mga around 2,000 pieces ng flyer yun. And tanong, dun sa 2,000 pieces, ginastos mo for 400 pesos, ikaw nagbilad sa araw, nag-flyer ka, namigay ka. So magkano yan? Nagutom ka, nauhaw ka, uminom ka ng tubig, bumili ka ng pagkain. Magkano kaya nagastos mo sa isang araw? And I'm sure na hindi mo pa na-distribute ng 2,000 flyers na yun. Tama? Laki na nagastos mo, di ba? So possible, palo ka ng 500 pesos. Right? Mabilis ba ako magsalita? Nakakuha niyo ba? Mabilis ba ako magsalita? Okay, hyper na naman ako, na-energize ako eh. Especially sa topic na to, di ba? Kasi alam ko maraming magiging successful pag natutunan niyo to eh. Ibang klase to, no? Talagang makakaranas kayo dito na para kayong magnet na humihigop ng prospect. Na yung tipong kung hirap na hirap kayo sa network marketing opportunity na pinanggalingan niyo, dito, tao mismo lalabit at magtatanong, paano po sumali? Paano po mag-pay-in? Paano po bumili ng business pack? Paano po mag-enterprise? Ano po yan? Pwede pong patingin ng complan. Ganun na may experience dito. Alright? Excited? O inaantok na kayo? Are you excited? O inaantok na kayo? Yan ko, konti lang yung nagtataas, ha? Alright. So, paano? Tapusin na natin to. Ayoko na. Yung iba, inantok eh. Wala, nagtataas ng kamay eh. Oh. Eh, iba ata, busy doon sana eh. Kaka-Facebook eh. No? So, alam niyo, suggestion ko, ano, patayin niyo muna yung, ano, yung Facebook niyo. Mag-concentrate kayo dito sa, ano, sa webinar na ito. Kasi sinasabi ko na sa inyo, no, I am not going to work with, ano, with you. Okay, kung hindi kayo makikinig ngayon, okay, kung hindi niyo siya ma-execute agad, kung ipapana-execute niyo pa kasi hindi niyo na-gets. Okay, anyway, this is recorded naman. Pero kung hindi siya mag-gets within the week, I'm not going to work with you next week. So you need to execute this immediately. Okay, this is very important. This strategy is very powerful. Okay. Dito, ayan, si Mr. Paolo Ramos, one of our core ninja leaders. Okay, Pax Ninja Leaders, isa mga core natin yan. Dito niya naranasan na kumikita siya ng 400 to 3,000 a day because of the strategy. Gusto niyo bang maranasan na kumita ng 3,000 daily cash? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung commission na manggagaling sa network. Diba? Sarap ng feeling ng ganun eh. No? May 3,000 ka araw-araw. No? O 1,000 na lang araw-araw. Panalo, diba? Right? Alright, so you need to get your smart money. Okay, once you have the smart money, the next thing you should do is to boost. Okay, boost the content. So, ganun kasimple. Ito lang yung 5 simple steps natin. Set up the page. Of course, we must have the graphics. Extract the content. Meron tayong mga ready-made na content. And apply for smart money. Okay, and then boost. Boost yung sikreto. Alright. And take note. Ngayon gagawin nyo to, make sure na ready kayo. Make sure na may itatabi kayong budget every time na nakakabenta kayo. Kasi bakit? May cost ito. Merong advertising cost ito. Kung yung flyer, merong cost. Kung yung pag-offline, merong cost. Definitely may cost ito. Kaya lang, this is cost efficient. Okay? Hindi siya cost inefficient.
alam niyo yung cost inefficient. Ito yung takbo dito, takbo doon, takbo ng probinsya, no? Isa lang ang ibobom, pupunta ng Bicol, isa lang yung pepresentan, pupunta ng Subic, isa lang yung pepresentan, o tatlo, lima, yung mga ganun ba, no? Pupunta ng Baguio para mamigay ng flyer, no? May kilala kayong ganun? Meron makang kilala ng ganun, no? Tatakbo ng Baguio para lang magbigay ng flyer. That's cost, di ba, magkano kayong pinamasahin? No? That is cost inefficient. Okay. We need to do this online. So, nagbibuild pa lang tayo eh. So, buti nga may internet eh. Kasi ang pinakamabilis ngayon para maka-create ka or maka-attract ka, makabenta ka, maka-create ka ng sales is through the internet. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not in the internet, you are not in business at all. You are out of the business. Alright? Kuha nyo. Question. Sige, bago ko ituloy ito. Okay, ayan, pinindot ko yung ano, pinaba ko yung mga kamay nyo. Okay, gusto ko malaman yung nararamdaman nyo talaga, no? Yung nasa puso nyo ba talaga? No? Kasi alam ko, ayan, kagaya ngayon, no? We have 19 dito sa ano, sa chat room, sa webinar room, no? And marami pa tayo sa chat room kung tutusin. Pwede ko ba kayong matanong heart to heart? Heart to heart, ha? Straight tayo. Okay. Sino dito, yung totoong totoo, sino sa inyo yung talagang gustong yumaman sa network marketing? Yung gustong yumaman sa GFAX? Pwede ko bang malaman talaga? Yung totoo, ha? Kasi kung sino yung totoo dito, tututukan ko talagang matuto. Sino? Sino sa inyo yung totoo talagang gustong yumaman sa network? Yung talagang magko-commit? Ayan. Okay, we have Jory. Okay, salamat. Joshua, Loreto. Sino pa? Si Paul, si Paolo, si Ranlo, Rodessa, Sherwin, Timothy. Ayan. Sino pa? Ayan. Ivan. Okay, Ivan, mag-usap tayo, ha? Malaki atraso mo sa akin. Okay, si Jeff. Si Joshua, okay. Si Jess. Hindi lang to sa webinar dahil tinanong ko kayo, ha. Una, gusto kong malaman yung totoo niyong nararamdaman. Yung totoong desire ng heart niyo, no? Kasi kung wala ka rin naman desire ng heart na yumaman dito sa industry, I suggest mag-apply ka na lang ng trabaho. I'll be straightforward, ha. Kung wala kang planong yumaman, mag-apply ka na lang ng trabaho. Pero kung may plano kang magbago ang buhay mo, then kailangan mo mag-commit sa gagawin natin proseso. Whether masakit, mahirap, pero sa bandang huli, may ginawa yan. Okay, sabi nga, no pain, no gain. Diba? Ito yung galawang hindi natin kailangan gumawa ng excuse. Sabi ko nga sa inyo, diba? This business is a matter of choice, whether you choose to become successful or you choose your excuses sa buhay. Ngayon, sa mga nagtaas ng kamay, maraming salamat. Okay, magkakaalaman tayo ng commitment nyo sa mga darating na araw. Okay, so when I say commitment, kapag kailangan natin mag-online, be online. Kung kailangan may 10 kang recruit or sponsor sa isang linggo, then do your best na makapagpapasok. Hindi pwedeng marami excuse, whether busy ka or not sa trabaho mo, you better create excuse. I mean, you better create success. Kasi bakit? Kung excuses mo, busy ka sa trabaho mo, ang tanong ko sa'yo, hanggang kailan mo magiging excuse yan? Diba? Well, to be honest, isa sa mga tinitingala ko sa industriyang ito, isang natutunan ko sa kanya, no? Ang background niya is, he's a military. So, alam niya buhay ng military, 24/7 yan, na nagbabantay ng Pilipinas. One thing I've learned from him, okay, since the person is so busy with his military job, he still made millions in network marketing. Despite all the business. Why? Kahit hindi siya matulog para lang maging successful gagawin niya.
Okay. Kahit nasa bundok siya, nagne-network siya. Okay, military phone ang gamit niya. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo, okay kayo, may trabaho kayo, maganda trabaho nyo. Diba? May cellphone kayo, yung iba naka-iPhone 6 pa. Yung iba, ang gaganda talaga ng phone, kinredit card, o hinuhulugan sa Globe o Smart. Diba? Kung hindi mo magagawa yung negosyong ito, since you have all the tools, minsan naka 5 Mbps ka pa, diba? Tapos hindi mo magawa yung negosyo, I'm telling you, bukas ang problema mo, pera pa rin. Bukas ang problema mo kung paano pa rin gagawin yung negosyo. Okay? So you better not make any excuse. Better busy ka sa bahay, nag-aalaga ako, dalawa anak ko. But I still do my best dito sa industry na to. Sabi ko nga, life is a matter of choice. Diba? Whether ayaw ng parents mo mag-network ka. Pero ang totoo, bottom line, mga kapatid, bottom line dito, kahit ayaw ng parents nyo, okay na sila eh. May sarili na silang buhay. Ikaw, ang tanong ko sa'yo, bukas, ano buhay mo? Tama, mali. Taray mo sarili mo. Bukas ba, hawak pa ba ako ng magulang ko? Di ba hindi? Tayo gumagawa ng buhay natin. Ang magulang natin, tatanda yan. Tama. Pag tumanda ang magulang natin, hindi tayo naging successful, wala tayong pera. Kapag nagkasakit sila, sino ang tutulong? Ikaw pa rin naman eh. Tama? Ba't hindi mo gawing successful ng buhay mo ngayon? Right? Diba? Kung ang problema mo, trabaho mo, sobrang busy mo sa trabaho mo, hindi ka happy sa trabaho mo, okay? It's your choice. Whether you quit your job, go full-time, kaya naman eh. Bakit? Paano ko nasabing kaya? Eh ako, eto lang kinabubuhay ko eh. Paano ko nabubuhay? I do direct selling. I sponsor people. Algae cleanse pa lang, bro, sis. Buhay na kayo. May sistema tayo, mamaya ituturo ko. Mabubuhay kayo. Magkano kita sa algae cleanse? 400 isang box. Pag nakadalawa ka, may 800 ka. Eh kung makatatlo ka pa, may 1,350. Posible ba? Yes, posible. Si Paolo Gina, nagagawa. Si Jonas kahapon lang, naka 1,000 plus. Ilang oras niya ginawa yung trabaho? 2 oras lang siya nag-present ng product. Tumambay lang siya sa office. Pero kumikita. Friend, life is a matter of choice. Kung may takot ka pag nag-resign ka, paano yung kakainin? Okay. Ko sa araw-araw, kung single ka, then congratulations kapag nag-resign ka ng single ka. Bakit? Kasi problema mo lang sarili mo, kaya mo mabuhay ng 100 per day. Eh kung makabenta ka ng algae cleanse, meron kang 400, 450. So 100 isang araw na bubuhay ka, meron kang 350 na supply, kumita ka. Possible ba? Yes, possible. Possible ba araw-araw na may benta? Yes, possible. May Facebook. Itong strategy na ituturo ko, magiging posible yan. Okay? Kaya. Kung pamilyado ka, nag-resign ka, I admire you. Pareho tayo ng sitwasyon. Pero nabubuhay ako, kaya mabubuhay ka rin. Bakit? Merong sistema tumatakbo. Algae cleanse ng buhay ka. I-move mo lang yung airlift. Mananawa ka kakasagot ng inquiry. Mananawa ka na tao mismo lalapit sa'yo para bilhin yung product mo. Kaya? Yes, kaya. Life is a matter of choice. You bet. Diba? Pwede mong piliin yung excuses mo o yung success na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung gusto mong maging successful, then take your risk. Take a risk. May sacrifice dyan. Okay, kailangan mong mamili. Hindi pwedeng dalawa. Kasi mahirap. Kasi parang imposible eh. Bro, sis, tanong ko sa inyo, kailan kayo makakamove? Tama. Kailan matatapos yung problema nyo? Kung hindi nyo ginagawa yung dapat gawin para masolusyonan yung problema nyo. Alright? So, proceed na tayo sa setup. Okay. So, you need a Facebook account. Okay? So, to do this, you need a Facebook account. And sa Facebook account nyo, okay, how many of you nakikita ngayon yung screen ko? How many of you?
Pwede ko ba malaman? Can you raise your hand? Okay, thank you. So, mabilis naman, ano? Alright, it's good. Okay, paano ko ginagawa to? So, dito sa search box na to. By the way, you cannot do this using cellphone. Ha? Mahirap gawin to using cellphone. I suggest go to a computer shop para i-execute to. Okay? O baka excuse na naman. Ako, wala akong pang computer shop. Eh kung wala ka lahat, huwag ka nalang magnegosyo, mag-apply ka ng trabaho. Baka umukay pa buhay mo. Pero sasabihin ko sa'yo, once you apply for a job, hanggang doon ka na lang. Okay? Kaya ako tinuturo sa inyo to para mag-improve ang bawat buhay nyo. Do you want to improve your life? Gusto niyo bang mag-improve ang buhay niyo? Okay, good. Marami naalala ko noon, no? Yan. Para may idea din kayo, ano, kung anong background ko. Dati hindi ko kaya magkwento ng ganito. Hindi ko kaya kasi wala akong ganitong story. Wala ako from a painful background na ngayon nag-i-enjoy sa network marketing, na naging bread and butter ko tong industriya na to. Wala akong ganong background before when I was starting. So, well-off ang family ko. May kaya, mayaman kami. Then, all of a sudden, nagbago lahat. So, ang mundo ko naging upside down. So, I realized na dumating sa point na kahit pambili ng sapatos, wala ako. Naglalakad ako ng butas ang sapatos ko. And hindi ko masabi sa mga kamag-anak ko na wala na akong pera. Kasi nakakahiya. Hindi ko kaya sabihin yun because well-off ang family namin. Diba? Dumating sa point na hindi ko kayang bumili ng sapatos ko, ng damit ko. So, walang-wala na ako. Ngayon, I realize kaya pala dumating sa ganong point ng buhay ko. Because I have something to tell. I have something na makukwento sa inyo balang araw. And this is it. No? To the lowest point of my life now, I can tell you. I can show you what to do. How did I did it? Paano ko ginawa yun? Okay, so this, my experience is really a blessing para ma-share sa inyo to. Okay, so at least I have something. Kasi kung babalikan ko, kung hindi nangyari sa buhay ko yun, eh baka ang kwento ko lang ay puro pagyayabang. Diba? Kasi wala kong ikukwentong from the lowest point of my life to the okay na situation. Alright? So, thanks to the internet, number one, dahil may internet, naka-recover ako. Okay, malaking bagay ang internet, Facebook, Google, yan ang naging aking avenue para makaangat. Okay, sa industriya na to. Okay, para makamove. And I believe yung natutunan ko, and I'm happy to share with you, na matututunan nyo rin to, ma-execute kayo, and all of you will improve, I assure you. Mag-i-improve. Basta promise me na i-execute nyo lahat to, gagawin nyo yung negosyo ng tama. Alright? Now, to begin with, punta kayo sa search box. Meron dito, search box, tapos type nyo, create page. Okay, type nyo lang dito, create page. Nakita niyo yung create page. Pwede niyo ba itaas yung mga kamay niyo? Kita niyo? So, this one. Alright. So, yan, no? So, okay. I'm going to create my Facebook page. My first Facebook page. Alright. Alright, so you can choose kung ano dito, pero ang pinaka-suggestive na mapwede yung piliin dito, itong local business or brand or product. So, itong dalawa. Okay, ngayon ang focus kasi ng marketing na to, this is more of product movement. Kaya tinuturo ko sa inyong product movement, at least magkaroon kayo ng daily income. And alam nyo ba na kahit konti lang ang downlines nyo, kung putok ang product movement nyo, para kayong may million-million downlines. Okay, so we are going to leverage the power of the product movement. No, very powerful leverage, leveraging ano yung system. So, okay, I choose, pwede kong piliin dito, local business or place. So, ano yung business ko? So, I can choose, food or grocery, pwede yan, no? So, kasi category ang mga product natin, food, or medyo masyado mabigat kapag ang category ay health, medical, pharmacy. Alright? Ito,
ba dito? Ito na lang. So, mas malapit ang product natin sa spa, beauty, and personal care. So, yan ang pipiliin ko. Okay ba? Nakasunod kayo. So, business, place, or name. Ang pinakamasasuggest ko is that we use the product name. Okay? So, kung Airlift ang ipopromote natin, puro Airlift lang dun sa page na yon. Yan ang pinakamasasuggest ko. Ang hirap kasi mag-promote ng something na imisip kayo ng pangalan ng store. Kumbaga may megastore.com, mas halo-halo yung pinopromote yun doon, nagkakaroon ng confusion sa ano, sa prospects. Now, since ang goal natin is para paputukin ng Airlift kasi mataas ang response and we can attract more people to join us, mas madaling lalaki ang organization natin. So, I can put dito Airlift, okay, 10-in-1 foundation. Foundation, yan. Pwede kayo lagay yan, okay? Ayan. So, ayan. Airlift. Ituloy yung lagay ko. Airlift. So, street address. Okay. Pwede siguro yung place yung sa bahay niya. So, I'll just put San Francisco Street. Okay. And then, Pasig City. Kung may zip code kayo, lagay nyo. So, this is 1603. And then, my number is... Okay, pagdating sa phone number, ang pinaka-masasuggest ko is always use 63-916-791-5963. Why may 63? Kasi kapag may mga international na customer, at least hindi mahihirapan na madali nila kayong makakontakt sa cellphone. Kasi kung nilagay nyo dyan 0, so mahihirapan silang kontakin kayo kung nasa abroad sila. And 63 is the code, okay, yun yung... code natin sa Pilipinas, 63. I think sa ibang bansa, 61, 65, sa iba-iba, no? Alright. So, okay. Oh, by the way, hindi pa lumabas dito, no? May IntelliSense kasi to eh. So, ayan. Palabasin natin. Palabasin natin to. And Pasig then, get started. Okay. So, meron na tayo dito. Okay, question, nakakasunod lahat? Sino yung hindi nakakasunod? Lahat ba nakakasunod? Yan yung raise your hand. Gusto ko malaman kung lahat nakakasunod, alright? Okay, Sherwin, okay ka? Nakakasunod ka? Alright, lahat naman, ano? Okay, good. So, once na meron na kayo nito, anong category? So, pwedeng... Okay, importante na tama yung category dito, no? Ha? So, this is more of a beauty... Okay, cosmetics and beauty supply yan. Alright. So, ang gagawin ko ngayon, mag-open ako ng bagong tab. So, since this is a copy and paste business, sabi nga copy business eh. Pero I suggest copy business within the group lang ah. Okay. So, tell me about this page. So, sino na ba may existing na algae dito? Pwede naman natin kunin na yung content na sa existing eh. Okay. Basta nasa group natin. And I believe lahat naman tayo dito, lahat naman na nag-move ng Airlift pala dito is sa team natin. No? Wala naman ibang team na nag-move pa kundi tayo lang eh. So, yun ang good news ko sa inyo. Kaya kung pumutok to, nasa atin ang pinakamalaking market share. Alright, so meron dito Airlift Fusion Foundation. I think kila ano to? Kila Sir Richard Pailo. So, okay lang gamitin natin to. Yan, no? Kunin natin content. Okay, you ask permission din sa kanila. Para, hindi pala kita. I think this is, ano, kay Jonas. Nagkakamali, okay? So, Aircution. Okay, pwede natin, nakikita niyo to, itong part na to. Teka, sulatan to, ha? Okay, yan. So, this one, okay, pwede natin kopyahin to or pwede natin itong kunin itong 10-in-1 na to. Okay, pwede yan. So, siguro lagay ko lang dito. I think meron ata ako dito eh. Airlift. Ayun. Okay, so I'll get this one. And 10-in-1. Copy ko dito tapos ipe-paste ko dito. Okay, hindi abot, no? So, kulang. So let's try other text. State of the art defense find powers. Ito na lang siguro. Paigliin natin instantly.
By the way, itong mga content na to, i-upload ko to sa ano, sa Fox Ninja community. So some of the pictures i-upload din natin doon. Lahat ba members na ng Fox community, yung group page, hindi group chat ah. Yung group page ng Fox community, lahat ba? Pwede ka mo malaman. Pakita sa may mga kamay nyo. Wala ba kayong mga kamay dyan? Alright. Alright. Thank you, Timothy, Sherwin. Okay, Rodessa. Ayan, oh. Ayan, salamat. Halos lahat naman pala, no? Okay. Ayan. Okay, good, good, good. Maganda yan, maganda yan. Alright. So, since na nailagay natin dito, okay, kung may website kayo, just put the website. Kung wala kayo, okay lang. Make up real business. Okay, just put no. So, wala naman tayong venue. Pero kung may tindahan kayo, just click yes. And then, isa-save ko na yung info. Alright. Okay. Since nandito na tayo, okay, kailangan ng ano, ng profile picture. So, pwede naman tayong mag-grab dito. Okay, so, ito. Sino ba tong model na to? Okay. Ay, hindi maganda-ganda to. Okay. Okay, let's see. Mukha na maganda dito. Maganda rin kasi may before and after, no? Effective or sometimes. Baka kasi may makuha tayong maganda-ganda pang profile dito. Maybe we can use this also. So, nasa inyo. Nasa discretion nyo, no? So, pwede ka sigurong gamitin ka. Okay. So, save ko dito, Airlift. Profile picture. Let's type profile picture here. Take note, ha, when you apply this, lagay nyo sa ano, sa ano, ha, desktop nyo gawin to, ha. Ayan. Okay. Tayo natin mag-load, ha. Okay, nakakasunod ba? Okay pa? Gising pa ba kayo dyan? Gising pa, gising pa. Alright, thank you, BK. Ikaw, Chess, gising ka pa? Jason, okay ka pa? Nakakasunod pa? Okay, naalam ko, ha? Alright. Sino pa? Dave? Okay, Jason. Ivan, gising pa? Jeff, okay. Yan, halos lahat gising pa. So, once na meron na kayo nito, click next. And then, skip ko na tong part na to, no? Okay. I'll just skip this one. Okay, itong part na pala na to, tell us the people you'd like most to connect. Paki-skip na lang muna to. Okay, paki-skip muna. Dito kasi normally pag wala pa kayong ano Facebook advertising account, pwede kayong mag-fill up dito, hahanapin yung card number, security code, tsaka yung pangalan ng smart money. Okay, so i-input nyo dyan yan. For now kasi since na I cannot demo it to you dahil matagal na yung account ko, matagal nang merong advertising account. So dun siguro tayo papasok sa mga one-on-one sessions, no? You can ask your upline, okay, kung hindi pa alam ng upline itong method na to. You can go to Sir Paolo kung nasa linya kayo ni Paolo, ni Jonas, okay, ni Sir Richard, or you can go to me. Alright, para ituro sa inyo kung paano i-encode yung mga smart money card ninyo. Okay? Pero since na on the situation of my account, meron na akong ano dito, advertising account, so possible skip ko na rin to. Okay, so yan, meron na akong page. Okay? Ayan. Since na may page na ako, kailangan natin lagyan lang ng timeline banner to. So, extract ulit tayo kung sino meron timeline banner. Sige, close ko na muna to. Okay. Ayan. Kuha tayo dito. Mapapakinabang. Ayan. Ito, heramin ko muna ito. Plan Founders. Papalitan ko na lang. Mas maganda na. Okay. Timeline. Timeline.
Okay. So, save changes. Ayan. So, ayan. Meron na akong ano. Meron na akong Facebook page. Okay, ganun lang kasimple. So, replace yung line number dito. May merong apps na nagagamit dito para mapalitan yung number. Okay, so, yan. Or you can use your upline or sponsor to as guidance paano pinapalitan yung, ano, yung number dito. Okay, so, yan. Sabi daw, i-like ko daw yung page na to. Alright. Okay, so, yan. Meron na tayong Facebook page. Ganun lang kasimple. Magkaroon ng ano, ng business page sa Facebook. Nakuha nyo? Punta na tayo sa boosting. Okay, madali lang, di ba? Simple lang. Madaling i-duplicate, di ba? Napakasimple ng ating negosyo. Ganun lang siya. No? So, skill set's good. Nagkakatalo na lang yan sa attitude at sa mindset. Alright? Ngayon, ano ang magandang i-upload na ano, na images, no? Or na pictures na makaka-attract. Meron akong isang natutunan technique na which is ituturo ko sa inyo ngayon dahil umattend kayo ngayong gabi at nakikipagpuyatan kayo para lang sa training na ito. Maraming salamat sa inyo. Ayan, so I congratulate you all. Ito yung isa sa mga technique na pwede nating gawin. Aha. Punta tayo sa GFox page. I think this is the GFox page. Tama ito ah. Okay. Early for more. So, this one, masyado na marami ito. So, alam niya kung ano, magandang picture na kunin. Yung mga ganito. Ayan, yung mga ganito. Madali kasing ina-approve to ng, ano, ng Facebook. Kapag ganitong medyo marami ng, ano, masyado, eto medyo 50-50 pa kung i-approve to ng Facebook o hindi. Okay, kasi may mga text, masyado maraming text. Pero malaki ang chance na hindi to i-approve. So, ito, medyo 50-50 rin na, okay? Ayan. So, dito. So gawin natin kuha tayo ng magandang images dito. So, like this one, no? Si Raisa. Okay, kuha tayo ng mga model dito. Okay, image, save. Siguro lagay ko dito. Ito, 0102. But this one is very effective. Okay. Hanap pa tayong pictures. Ito pwede ito. Ito sana okay eh. Teka lang ha. This one. Kaya lang ang problem dito sa image na to, kailangan itong i-edit dahil meron siyang text dito. Masyadong maraming text. So kapag ganitong maraming text, dinidisapprove to ng, ano, ng Facebook. Ano, okay? So para maunawaan nyo. No? So, as much as possible, ang pinaka-effective din na form ng advertising, huwag yung galing sa ano sa Google na parang nirender lang. Alam mo yung nirender? Yung hindi talaga siya yung actual na ano na picture. You can use ano yung mga ganitong actual na picture, yan yung ano malakas ang result pagdating sa Facebook advertising. Okay? Nakuha niya? So, siguro subukan natin ito. Ayan, baka dito okay yung picture. Okay, so hintay ko lang mag-load na mabagal yung ano. Okay, so I'll get these pictures. Okay, yan. So, 003. Okay. Alright. So, next. Ito pa tayo mga pictures. This one is good. Okay, kasi wala siya masyadong ano. Hindi siya mukhang in-edit. Okay, basta picture lang siya na in-upload. So, by the, para may idea din kayo pagdating sa Facebook advertising, yung pinaka-effective din na pag-advertise, hindi yung edited.
kung hindi yung raw picture ang dating. Ibig sabihin parang ganito. This is an example of a raw picture, raw images. Alright? Ayan. Are you learning? May natututunan ba kayo sa akin? May nantok na kayo? Pwede ko ba malaman yung ano? Alright? Sige, salamat. Yung iba, kumusta? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Alright, gising pa? Okay, good. Alright. So, let's see another picture. Ah, ito, ito. This one is good. Buti meron, ano, meron na crop. Ayan. Ayan, ano, para may pandagdag tayo. May collections. Okay, yan. Ito. Here's another one. All right. Number six. Okay, ito. Itong post na to, this is more of a mga users ng product. Siguro ang pwede kong gawin dito. Ha? Ayan. Since na may mga nag-gather na akong ano, images. So, yung ipopromote naman natin makeup eh. Foundation. Ang technique ko dito pa, nag-upload pala ako. Pupunta lang ang photos and videos dito. So, i-click ko to. Tapos, upload images. Then, ang gagawin ko, kukunin ko lahat ng images. Hindi siya yung pa-isa-isa. Okay, ganun ang technique ko. Hindi siya pa-isa-isa. Kasi, ang reason why, mamaya papakita ko kung saan na-upload ko to. No? So, ayan, mag-upload ako na. Hindi ko na kukunin to. So, okay na lahat. Ayan. Mamaya makikita niyo kung bakit pinagsabay-sabay ko siya na anak na ganito. Okay. Okay, ang pinaka-challenge dito is yung mag-isip ng ilalagay na headline. Kasi dapat yung headline maka-capture yung attention ng target market. Okay? Kasi pwedeng walang response yan dahil hindi na-capture yung attention ng target market. Okay, yun ang pinaka-challenge. And ang good news ko naman sa inyo, once na makuha natin yung mga effective na headline, sineshare naman natin sa grupo yon. Okay, nag-share tayo ng mga headlines sa grupo, ng mga materials para madali din makapag-mobilize. Hindi na sila gaanong mag-iisip pa. Since this is a copy business, since this is a duplication business, ipapahiram namin sa inyo yan. Okay, and take note para maiwasan din yung gulo, okay, huwag tayong mangihiram sa ibang grupo. Okay, nang walang permission sa kanila. Siguro kung pumayag ibang grupo, okay lang, pero as much as possible, within the team, okay, so within the team tayo magheraman, no? Wag outside the team para iwas issue, baka mamaya i-broadcast tayo na nangongopya tayo, okay, which is ginagawa ko rin minsan yan, okay, sa mga kumokopya ng article ko, ng content ko, nakakainis naman kasi talaga. Pero ang point ko dito, kung within the team tayo, since we are building this, okay, since na teamwork ang usapan dito, so magheraman, pwede naman tayo magheraman ng content. Okay, yun lang minsan, paalam din kayo sa tunay na may-ari. Okay, dun sa gumawa, kung pwedeng mahirap. Pag pumayag naman siya, then go ahead. Pero within the team, magpa-provide kami. Alright, kuha niya? Okay, so isip tayo ng ilalagay dito. Kaya maganda. Airlift Fusion Foundation for the cases. Okay, sige, lagay natin dito. Okay, so let's focus on the benefits why you use Airlift. Okay, so siguro lagay natin dito sa benefits at bago ko ipa-approve Airlift Fusion Foundation. Hirap pag-isip, ano? Ang ilalagay. Anyway, mag-copy-paste na muna tayo. So lalagay ko dito Airlift Fusion Foundation for sale. Lagay ko na dito yung for now available. Now available. Okay. Ayan.
Kuha nyo? Nakakasunod ba kayo? Tapos siguro lagay ko na rin dito. Ayan, kung anong airlift. Tapos yung benefits niya. Dito siguro sa now available, text call. I just put my number immediately. Okay, 63. Always start with 63. Para sa mga abroad, 916-791-5963. Okay, so dito basic info lang. Para may idea na kayo paano mag-advertise. Okay, ayan. Now, since I'm done, okay na dito na, ilagay ko na. So, I'll just click publish. Alright. Kita niya, ito yung reason kung bakit ko siya pinagsabay-sabay. Para kung halimbawa, in-advertise ko to, pag kinik nila ito, marami silang makikita na users. Okay, ayan. Ayan, meron sinadya si Paolo. Sige, let's copy this one. I think this one is good. In just 10 seconds. Kaya lang, this is over-promise, ano? Ayan, so ayan. Thank you, Paolo, sa sinadjust mong headline. Edit lang natin ng konti. Okay. Alright. So, done editing. Ayan. So, meron na tayong posts. Ayan, the next thing we should do is to target. Gusto natin ipakita to sa ating mga target market para makita nila yung kumbaga i-expose natin tong ang ating product sa ating mga target. Okay, so ang technique dyan para ma-expose natin is to use the boost. Kita nyo to? May boost dito. I-click ko ha. Okay, once we use the boost, this will be shown to thousands of people on Facebook. Yun ang good news sa inyo. So, hindi na kayo magpapakahirap mag-flyer. Nakakapagod yun. Diba? Padadaliin natin ang trabaho mo. Okay? Okay, so meron dito nakalagay na audience. So, create muna tayo ng bagong audience. No? Bibigyan ko kayo ng overview sa pag-create ng target. Kasi importante na alam natin kung sino yung target market. Halimbawa, since na product makeup ang binibenta natin, sa tingin nyo ba kapag binenta natin to sa mga mekaniko or car enthusiasts, kakagatin nila yung makeup? Ano sa tingin nyo? Sino dito ang sasagot na yes? Pakitaas ang kamay. Okay, kung car enthusiast ang target nyo, definitely hindi tatanggapin ang makeup. Okay? Hindi yan. Or kung i-offer natin itong makeup na ito sa mga gadgets lover, tingin nyo magugustuhan nila yung makeup. Gadgets lover target ah. Or pet lover, mahilig sa aso, dog lover. Of course, hindi. Alright? Ganito. Meron targeting dito na tinatag sa Facebook. So, punta ko dito sa create new audience. Okay. So, dito, itong name na to, bahala kayo kung ano ang ilalagay ninyo. Nasa inyo yan. Ano? So, para lang tong file name. So, lalagyan ko siya ng file name. Pwede natin ilagay makeup lovers. Okay. So, target muna natin Philippines. Sa tingin nyo, ilang taon na mahilig mag-makeup? Pwede na from 23. Why 23? Hindi 18 years old. Kasi 18 years old, wala pang buying capacity yan. And normally, pag 23 na yung tao, doon pala sila nag-start pag-trabaho. Alright? Ngayon, so nailagay natin makeup lovers. Okay, of course, babae. So, mahirap mag... So, bibihira ang makeup lovers na ano, na lalaki, tama? So, i-target na natin kung sino yung pinaka-precise. Siyempre, mga babae.
Okay, sa interest, ito yung pinaka-sikreto sa pagdating sa Facebook advertising, yung interest. Kailangan dito, alam niyo yung interest ng mga makeup lovers. Tama? Ano ba ang karamihang interest ng mga makeup lovers? Can you give me an idea? Sige, just i-ano niyo na, brainstorming tayo. Paki-PM ha, paki-lagay sa chat room. Okay, ano pa? Eh, may mga sumasagot na dewy skin daw, yung iba. Ano yung mga interest ng mga mahilig ano, mag-makeup? Laneige, MAC, Avon. Na pa? Yung iba dyan, no? Parang isang tao lang sumasagot dito eh. Uy, makikooperate kayo. Then, ititigilan ko na to. Alright. Sige, sa-explain natin. Ikaw, BK, ano naiisip mo? Ano yung gusto ng mga makeup lover? Yung interest nila. Okay, may sumagot. Si Ranlu, branded makeups. Oh, so masyadong generic to, masyadong broad. Sige, specific nyo, specify nyo, specific. Ikaw, Chess. Ano sa'yo? May isip ka na? Okay, since na message natin is about makeup, okay? So, ayan, may mga sumasabi Botox face. Medyo malayo yung Botox eh, kasi message natin makeup eh. Makeup pa lang, hindi natin pinakita yung Botox part eh. Okay, pwede nyong ilagay dito yung mga kalaban na brand. Bawa, MAC. Tingnan natin, MAC na makeup. MAC. Ayan, MAC Cosmetics. Diba? So, ibig sabihin yan, yung mga existing users o mga likers ng MAC Cosmetics tatargetin nitong post na ito. Makikita nila to. Tama? Sino ba ang bibili ng makeup? Of course, makeup lovers din. Diba? Mapapabili mo ba? Okay. Si Ivan or ang isang dog enthusiast ng makeup? Well, gumagamit siya. Pero since na hindi yan ang interest niya, bakit mo ilalagay dog lover sa interest? Tama ba? So, ilagay natin MAC Cosmetics, ano pa? Pwede rin Avon, Avon Products. Laneige daw, Laneige. Tignan natin kung meron ha. Ayun, yun. Ayun, meron. Okay. Tama. Di ba mahilig sila sa ano? Sa mga ano pa, ano pang cosmetics. Basta any cosmetic products, pwede nyo ilagay yan. Kasi similar interest na yung target na yon. So, hindi na tayo mahihirapan. Parang ipapagawa lang natin sa kanila is to change their brand. Okay? Change brand lang. So, hindi mahirap. Kasi yung target natin, makeup users na. Tama, mali. Diba? So, hindi tayo mahihirapan. Now, since I'm done, okay na to, makeup lovers. So, made sure naman ako dito. So, click ko yung save. Tapos dito, pwede kong ilagay dito as, I think, but, sige, naka-dollars ako. So, $2, ibig sabihin, mga 85 pesos ng budget ko per day. So, ibig sabihin, in a day, ito yung marireach kong tao, hanggang 2,400 people. Magkano lang ginastos ko? 85 pesos. Mura o mahal? Mahal ba yung 85 pesos na makaka-reach out ka ng 2,400 na katao? Subukan mo sa flyer yan. 400 pesos ngayon ang kinupit natin, di ba? Okay, very cheap. Okay, so once done, okay, click nyo lang itong boost na to. So, ibig sabihin, tatargetin niya lahat ng lovers ng MAC, Laneige, tsaka Avon products. And then, once na na-boost nyo na, just wait for the inquiry. And then, yun ang sasagutin ninyo. Alright? Marami, may natutunan ba kayo? Sino dito yung first time lang makita yung ganitong technique, strategy? Sino? Sino yung first time lang? Yung gumamit ng boost. First time. For the first time. Okay. Okay. So, yan ang ating webinar ngayong gabi. Okay. So, hindi muna tayo lalalim hanggang din nyo na-execute to.
So, hindi ko na masyadong palalalimin muna ito. This is the very basic because you cannot go to advance if you do not know the basic. Okay? Kaya ang suggest ko, do it immediately. Okay? Pag nagawa nyo, kung sino yung mga naka-execute, i-advance natin yung training. Lilipat tayo sa mas advanced na training naman. Okay? Kasi hindi ko pwedeng itulak yung advance kung yung basic hindi nyo magawa kasi sigurado ko sasabog kayo. Dahil sa dami ng information na ibibigay ko sa inyo, mapaparalyze kayo. At dahil na-paralyze kayo, definitely walang production. At dahil walang production, definitely magagalit ang mga spouse nyo. Ang mga girlfriend or boyfriend nyo. At sasabihin, networking, wala naman nangyayari dyan. Tama, mali. Ako, nauubos lang yung pera mo, kaka-network, kaka-payin, di ba? Kaka-payin mo lang kahapon, sabi ng upline mo, mag-7 heads ka daw, dagdag ka daw ng heads para payaman. O dagdag ka ng heads, di ka naman marunong marketing. Kalokohan. No? Di ba? Pare-pareho yan. Tama? Dagdag ka ng heads, dapat marunong ka rin mag-marketing. Diba? Eh, sabi ng upline ko, market to all walks of life. Mahilig sa gadget, binibenta mo ng makeup. Mahilig sa aso, binibenta mo ng makeup. Ano yun, yung airlift, papagamit niya sa aso niya. Diba? Kaya meron tayong mga ganitong training. No? Diba? Kaya meron tayong mga ganitong training para at least alam niya kung paano talaga mag-market ng proper. Okay? Kasi kung hindi nyo alam ito, if you do not know how to market, wala ka sa network marketing. Tama? Baka nasa networking marketing na. Okay? No, kaya nga, marketing, network marketing, multi-level marketing. Diba? Tama, mali. Right? You are lucky. My brothers and sisters, swerte kayo, nasa Fox Ninja kayo. Kasi we provide this kind of training. Maraming networking, sinasabi nila na malaking company sila. Okay, sige, fine. Malaking company na kayo. Pero ang tanong, lumalaki din ba ang bulsa ng distributors mo? Kasi kung hindi, baka there's something wrong. Kung 4 years na, hindi pa rin umuusad, there's something wrong. Kung 2 years na, hindi pa rin umuusad, or 1 year na, tatlo pa rin ang pay-in, there's something wrong. Sasabihin ng upline mo, naku, attend ka lang ng training, baka kulang ka sa training, di ba? Tapos pagdating mo sa training, ano pinag-usapan, nagbaliwan lang. No? Di ba sino yung naka-experience ng gano'n? Attend daw ng training, pagdating mo ng training, binabaliw ka lang. No, para ma-engage ka ulit sa company, no? Kailangan you know your why. No, kasi lalabas yung how if you know your why. Maraming may why, pero hinihirap lumabas yung how. Good thing, in our team, we have this kind of training. We teach you the why, we show you the why, and we teach you the how. Kaya ang tanong, aalis ka pa ba sa team na to? Or you will push yourself to the limit para maging successful, para maging top earner so you can attract more top earners to your organization. Leaders, top leaders will only work with top leaders. Remember that. If you are skillful enough, people will work for you. Okay, gusto ka nila makapartner kasi bakit? Meron kang skill, you have something to offer. Eh kung wala. Okay? Ito pa, tandaan nyo. Repetition is the master of skill. Okay? Ulitin ko ha. Repetition is the master of skill. Ibig sabihin, after this training, after this webinar training, paki-execute agad. Paki-execute, paki-gawa agad. Mag-execute kayo ng page nyo. Kung wala kayong credit card, apply for a debit card. Bukas, mag-apply kayo. Huwag niyo sabihin may inaantay pa kayo.
Kasi kung sa lagi niyo sasabihin, may inaantay kayo, baka 2 months from now, yun pa rin ang reason niyo, may inaantay kayo hanggang sa mawala na kayo ng gana sa negosyo, tapos isisi niyo yung industry na nagbayad kayo ng ganito, ganyan, ganyan. Okay? Nung wala naman nangyari. Eh kaya wala nangyari kasi puro kayo bukas, bukas, manyana, next time inaantay. Alright? Diba? So, hindi nyo kailangan na may inaantay dito. You must take massive action. Ay, hindi ko alam. Pag may nag-inquire, hindi ko alam yung sasabihin ko. Eh, mas maganda nga yun eh. Para, mas maganda kausapin mo kahit di mo alam. Bakit? Kasi matututo ka eh. Kung sa school, okay, kung sa school, kailangan perfect. Tama? Kailangan perfect, kundi ibabagsak ka. Sa negosyong to, ang sikreto, gusto niyo malaman ang sikreto? Pwede bang pakitaas yung kamay kung gusto malaman ang sikreto paano maging successful din dito sa network marketing? Yung iba, okay. So, babanggitin ko yung mga nagtataas, huwag niyo muna ibababa. Timothy, Sherwin, salamat na sa nagtaas. Paul Ivan, Michael Cablas, Loreto, Joshua, ayan, Jeff, Jory, Ivan, iba hindi nagtataas, tulog na siguro, BK. Gusto niyo ba malaman yung sikreto? Okay, gusto niyo malaman yung sikreto para maging successful kayo? You fail fast. Fail fast! Kahit di niyo alam, sagot-sagotin niyo. Bakit? Lahat naman kami dyan nagsimula eh. Ako nga, dyan din ako nagsimula. Ang dami ko ang kapalpakan eh. Diba? At tanongin niyo kung di na ba ako kumapalpak. Kumapalpak pa rin ako. Marami pa rin ang kapalpakan. Okay, pero happy ako kahit maraming kapalpakan. Bakit? Doon ako natututo eh. Kung ikaw yung tipo ng taong ayaw mong pumalpak, huwag ka na lang magnegosyo. Kasi bakit? Kakambal ng negosyong ito ang kapalpakan. At kapag pumalpak ka, bumangon ka, tumayo ka. That's normal. Okay? Pero kung pumalpak ka at ayaw mo nang bumangon at magkukwit ka, palpak talaga ang buhay mo. Sakit, no? Pero yun ang totoo. Palpak ang buhay mo. Kung hindi ka babangon at aayusin yung kapalpakan na yun. Alright? So, okay na skill set natin. Now you have the mindset. Go and multiply. Alright? So, yun ang ating webinar for tonight. And I hope that you learn a lot. Please, please, please execute yung wala pang credit card or debit card. Please mag-apply na kayo ng smart money. Okay? So, other alternative for smart money, you can go to Union Bank, okay, get an Eon card. So, maraming alternative. Pwede rin Globe GCash, okay? Alright? So, yun ang ating webinar ngayong gabi, and I hope you learn a lot. And if you have any questions, please don't hesitate to approach your upline, your sponsor, or even me. Alright? So, thank you, and good night. God bless you all.